isa akong bilyonaryo. Kabanata 142, 143, 144, 145. Sa oras na ito, nang makita ng network manager ng internet cafe na napakaraming bisita, napakasaya niya at sinabi sa kanila, "Welcome, gusto mo bang mag-surf sa internet?" Gayunpaman, malungkot ang mukha ni Errol. Tiningnan niya ang larawan ni Chelsea kasama ang kanyang mobile phone at sinabi sa kanya, "Kasama mo ba itong bisita?" Ngunit nang makita ng webmaster ang masamang mukha ni Errol, agad niyang napagtanto na ang mga taong ito ay wala dito para uminom ng milk tea at mag-internet. Sa sandaling nagbago ang kanyang mukha, direktang sinabi niya sa mga taong ito, "Sorry, hindi ko alam." Pero galit na galit si Errol. Paano kaya siya mag-aalaga? Hinawakan niya ang leeg ng network manager at malakas na sinabi, "Ikaw TMD, sabihin hindi." This time, nagulat ang network manager at sinabing, In. Box 6. Nang marinig ito, inihagis ni Errol ang lambat sa tabi at galit na pumunta sa box 6. Umuurong na ang oras hanggang 10 minuto na ang nakalipas. Hindi maintindihan ni Marvin kung bakit sila pumupunta sa ganoong lugar, ngunit sa totoo lang, hindi kailanman naglaro si Marvin sa ganoong kalaking screen ng computer. Noong nakaraan, wala siyang pera upang pumunta sa ganitong uri ng mataas na antas ng internet cafe, at si Marvin ay walang pagkagumon sa internet. Pagkatapos niyang magkaroon ng pera, hindi siya pupunta rito. Sa oras na ito, may nagpadala pa ng ilang merienda at milk tea. Hindi napigilan ni Marvin na mapabuntong hininga na ang mga internet cafe ay nabuo hanggang sa puntong ito. Kung tutuusin, noong nag-i-internet noon si Marvin, isang magandang serbisyo na magdagdag ng mainit na tubig sa instant noodles. Sa oras na ito, nakaupo si na Marvin at Chelsea sa isang double sofa, malapit sa isa't isa at tila medyo malabo. Nang makita ito, napakasaya ni Chelsea. Nang walang sinasabi, diretso siyang sumandal kay Marvin, ngunit itinulak ni Marvin si Chelsea palayo at sinabi sa kanya, Teka, acting ito. Hindi na kailangang maging makatotohanan." Natigilan si Chelsea nang marinig niya ito, ngunit tapat pa rin niyang binawi ang kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan din niya na kung siya ay masyadong impulsive, malamang natakuti niya si Marvin, ngunit hindi ito katumbas ng halaga sa pagkawala. At sinabi ni Chelsea kay Marvin, "Well, let's play games together. By the way, may paborito ka bang laro?" Napailing na lang si Marvin at sinabi kay Chelsea, "Kuwag. Hindi ako madalas maglaro. Kung gusto mong maglaro ng kahit ano, pwede kitang laruin." Lalong natuwa si Chelsea nang marinig niya ito. At pagkatapos ay nagbukas ng online na laro para kay Marvin. Gayunpaman, nang pumasok siya sa online game, kailangan niyang magparehistro, at ang mga hakbang sa pagpaparehistro ay komplikado. Kaya direktang sinabi ni Chelsea kay Marvin, "Eto, tutulungan kitang magrehistro. Ibigay mo sa akin ang iyong mobile phone. Kailangan mong magpadala ng ilang impormasyon. Maaari ka ring mag-download ng isang app na magbibigay sa iyo ng ilang mga regalo na magagamit sa laro." Bahagyang kumunat ang noo ni Marvin at naisip na hindi ito kailangan. Hindi naman kasi siya madalas maglaro. Gayunpaman, nang makita ang masayang hitsura ni Chelsea, ayaw ni Marvin na direktang tumugon kay Chelsea, kaya kinailangan niyang buksan ang kanyang mobile phone at ibigay ito kay Chelsea. Nang makita niyang dumating na ang mobile phone ni Marvin, ang mga mata ni Chelsea ay kumislap ng bakas ng tuso. Una, tinulungan niya si Marvin na mag-opera saglit. Ngunit pagkatapos ay direktang itinakda niya ang oras ng automatikong pag-shutdown para sa mobile phone ni Marvin, at ang oras ng pagsasara ay makalipas lamang ng 2 minuto. Sa ganitong paraan, automatikong mag-off ang mobile phone ni Marvin, at hindi ito malalaman ni Marvin.
Si Marvin ay maayos na pumasok sa laro, tumingin sa kanyang malaking screen at sinabi kay Chelsea. Nga pala, huwag kang masyadong mag-alala. May gagawin pa ako mamaya. May tatawag sa akin. Hindi magandang maubusan ng kuryente. Nako, huwag kang mag-alala, mag-download ka lang ng maliit na app para sa iyo. Kung ayaw mong gamitin, ay delete mo na lang mamaya. Sinabi ito ni Chelsea na may ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay itinabi ang kanyang mobile phone. Tiningnan ito ni Marvin, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit napakasaya ni Chelsea. Tiningnan ni Marvin ang kanyang mobile phone at nalaman na mayroon pa ring malaking kapangyarihan, kaya hindi siya nagsalita. Ngunit ang hindi alam ni Marvin ay automatikong isasara ang kanyang mobile phone sa lalong madaling panahon. At dahil sakop ang mobile phone ni Chelsea, wala talagang kamalayan si Marvin. Pagkatapos maglaro ng ilang sandali, sinabi ni Chelsea kay Marvin, "Huwag ka lang maglaro. Inumin mo tong milk tea, baka malabo kapag malamig." Narinig ito ni Marvin. Tumango din. At pagkatapos ay kinuha ang tasa ng milk tea. Dahan-daang uminom ng isang subo, nakita ang pagkilos ni Marvin, ang puso ni Chelsea ay walang katumbas na pagmamalaki, at pagkatapos ay uminom ng kanyang milk tea ng direkta. Pagkatapos uminom ng milk tea, naramdaman ni Marvin na namumula at mainit ang kanyang katawan. Biglang naramdaman ni Marvin na may mali, at biglang hinawakan ng kamay ni Chelsea ang braso ni Marvin. Tumingon si Marvin at nalaman na ang mga mata ni Chelsea ay parang seda, at ang kanyang mukha ay pula, na parang mas maganda siya kaysa sa karaniwan. Bukod dito, gumawa din si Chelsea ng isang napakakaakit-akit na tunog, na parang bomba. Direkta nitong winasak ang dahilan sa isip ni Marvin at hinawakan si Chelsea sa kanyang mga bisig. Nakahawak si Chelsea sa mga bisig ni Marvin sa oras na ito, ngunit hindi niya mapigilan ang pagtawa sa kanyang puso. Sigurado, matagumpay ang kanyang plano. Ngayon lang, naglagay siya ng kaunting gamot sa dalawang tasa ng milk tea para magkaroon ng kasalukuyang sitwasyon. Sa totoo lang, maingat na pinlano ni Chelsea ang lahat ngayon. Una niyang nilinaw na mag-arouse ng badminton activity si Jennifer ngayon. Pagkatapos ay maingat niyang inihanda ang lahat at nagbihis ng napakaganda. Diretso siya sa badminton court para hanapin si Marvin. Pagkatapos ay dinala niya rito si Marvin. Pinatay ang mobile phone ni Marvin. Nakakita ng isang kahon na may magandang sound insulation effect, at pinainom si Marvin ng gamot sa pamamagitan ng milk tea, para kahit anong gawin nila, walang makaistorbo sa kanila. At dahil naka-off ang kanilang mga mobile phone, hindi alam ng iba kung nasaan sila. Pagdating ng panahon, iluluto ang hilaw na bigas para makita kung paano makakatakas si Marvin sa sarili niyang mga kamay. Bukod dito, kailangang maghanda si Chelsea ng backup na plano. Naglalagay siya ng kamera sa sulok para lang makita ng malinaw ang lahat ng kanilang mga kilos. Sa ganitong paraan, kahit na lumingon si Marvin at hindi na makilala ang iba pagkatapos ng mga bagay na ito, si Chelsea ay may kahit man lang isang video sa kanyang kamay na maaaring mapilitan si Marvin na maging reward na 10-10 milyon. Sa ganitong paraan, ito rin ay tubo. Kung maaari kang direktang manalo sa bid at mabuntis ang anak ni Marvin, ito ay magiging isang maya na lumilipad sa langit. Kung maaari kang direktang manalo sa bid at mabuntis ang anak ni Marvin, ito ay magiging isang maya na lumilipad sa langit. Sa pag-iisip nito, si Chelsea ay nagkaroon ng ilang hindi makontrol na mga salpok dahil sa mga droga, at sumugod sa tuktok ng kanyang ulo sa isang sandali. Lahat siya ay nasa katawan ni Marvin, at gusto niyang ipahid ang kanyang katawan sa katawan ni Marvin. Naramdaman din ni Marvin na sobrang init ng kanyang katawan, at parang sisibog na ito. Sa oras na ito, ang pinto ng kahon ay biglang bumukas mula sa labas. Nakita ni na Jennifer at Errol at iba pa si Marvin sa isang iglap.
Sa oras na ito, nakahiga pa rin si Chelsea sa mga bisig ni Marvin. Nakikita ng mga tao sa labas ang sitwasyon sa loob at gumawa ng hindi kapani-pani walang tunog. Tingnan mo. Pinsan. Anong ginagawa mo? Hindi kapani-paniwala ang mukha ni Jennifer. Kung tutuusin, niyaya lang siya ni Marvin na gumanap bilang talunan ng kasintahan ni Chelsea. Kahit peke, hindi naman kailangang ganito. Higit pa rito, ngayon ay nakikita ko ang hitsura ni Chelsea, tuyong kahoy na panggatong at apoy, na malapit ng masunog. Nagulat din ang mga miyembro ng liga ng badminton sa kanilang paligid. Nainggit pa sila kay Marvin. Hindi sila makapaniwala na si Marvin talaga ang nanalo sa Chelsea. Magreklamo tungkol sa maganda at malakas na babae ni Chelsea, na nasa katawan ng Marvin. Ang mga taong ito ay hindi kayang pigilan ang kanilang mga puso. Diyos ko, hindi ba sinabi ni Jennifer na nagdadrama ito noon? Paano ba naman kasi ganito ngayon? At ang mas galit ay si Errol. Naghanda siya ng isang rosas at isang bagong kotse ngayon, ay upang mag-propose kay Chelsea, na nakakaalam na ito ay upang makita sina Chelsea at Marvin sa ganitong paraan. Sa mga mata niya, isa lang itong matingkad na berdeng sombrero. Inihagis niya ito sa kanyang ulo. Gusto niyang patayin ng direkta sina Chelsea at Marvin. Isang malakas na dagandong si Errol at sinampal si Marvin. Sinabi niya kay Marvin, "Ang lakas ng loob mong hawakan ang babae ko." Ngunit ito ay hinarang ni Chelsea at hindi ito bumagsak sa mukha ni Marvin. Tumingin si Chelsea kay Errol at sumigaw, "Sino ka? Huwag mo akong patulan, pare." Nang marinig ang mga salitang ito, napakalamig ng puso ni Errol. Nakikita niya na gustong-gusto ni Chelsea na makasama si Marvin. Sa mga oras na ito, malungkot si Errol at walang sinasabi. Tumalikod na lang siya at umalis. Habang tumatagal, mas magiging kaiyahiya siya. Sa pagkakataong ito, nagkatinginan ang mga taga-badminton club. Ngayon ay malinaw na si Chelsea ang nagkusa na makasama si Marvin at pinili din nila ang isang magandang lugar. Obvious naman na may ganyang meaning kaya walang kwenta ang pagpunta nila dito. Go, go, go back. Walang makikita. Sa oras na ito, ang ilang mga tao mula sa badminton club ay nagsabi ng ilang mga salita. Kahit na si Chelsea ay maaaring medyo kakaiba, pagkatapos ng lahat, si Chelsea ay pinsan ni Jennifer. Wala silang masabi. Orihinal na nilayo nilang manood ng magandang dula, ngunit nakaramdam sila ng galit sa kanilang sarili. Bakit wala silang swerte gaya ni Marvin at pinapaboran ni Chelsea? Kapag naiisip nila ang eksenang magkasama sina Marvin at Chelsea pagkatapos nilang umalis, nagseselos sila kay Marvin hanggang sa mamatay. Ngunit si Jennifer ay mahigpit na nakasimangot, palagi niyang nararamdaman na maaaring may mali. Dapat mong malaman na ang iyong pinsan at ikaw ay napakahusay sa pag-uusap at paggawa ng mga bagay na ito para lamang ma-stimulate si Errol. Ngayon ay halata na ang pagpapasigla ay labis at lumampas sa limitasyon. Malapit na kaming maghiwalay ni Errol. Ngunit sa oras na ito, Jennifer biglang natagpuan na ang milk tea tasa sa mesa, mata biglang ay isang maliwanag, instant ay upang maunawaan. I see. Itong tauna nagdroga sa pinsan ko. Sa oras na ito, si Errol, na hindi pa nakakalayo, ay agad na sumasalamin dito at nagmamadaling bumalik. Pagkatapos ng maingat na pagtingin, nalaman niyang abnormal si Marvin at Chelsea. Pulang-pula ang mga mukha nila. Hindi talaga sila mukhang ordinaryong magkasintahan na magkasama. Bukod dito, si Chelsea ay isa ring taong mapagmahal sa mukha. Kahit na talagang gusto nila ang isa't isa at naiistorbo sila ngayon. Ang pinakamalaking reaksyon ni Chelsea ngayon ay dapat na isara ang pinto at pasabugan sila, sa halip na kumapit pa rin kay Marvin.
Bigla na lang, labis na nagalit si Errol at sa wakas ay naalis niya ang depresyon ngayon lang. Lumalabas na hindi si Chelsea ang pagbabago ng puso, ngunit si Marvin, isang talunan, ang gustong kunin si Chelsea sa ganitong paraan. Biglang itinutok ni Errol ang lahat ng galit kay Marvin at sinaktan ito ng isang malakas na suntok. Ito ay talagang napakabigat kahit na si Chelsea ay may block din, ngunit tumama pa rin sa katawan ni Marvin. Pagkatapos ng isang hit, si Marvin ay biglang naging matalino, instant ay gising. Nakatulog lang siya at hindi niya maramdaman ang nangyayari sa paligid niya. Gayunpaman, ginising lang siya ng suntok ni Errol. Matapos magising si Marvin, naiintindihan niya kaagad ang nangyari. Sa oras na ito, tinitingnan niya ang oras, ngunit nalaman niyang naka-off ang kanyang mobile phone. Si Marvin ay nasa gulat. Naka-off ang kanyang mobile phone, kaya walang paraan si Joanna na matawagan siya. Si Marvin ay nagmamadali at agad na itinulak si Chelsea sa isang tabi. Tumayo siya at gustong lumabas. Shit, gustong tumakbo ng batang ito. Tigilan mo siya dali. Gustong pigilan ni Michael at ng iba pa si Marvin, at binatukan ni Errol si Marvin habang nagsasalita, ngunit umungal si Marvin. Ano ba ang pinipigilan mo? May camera doon. Pumunta ka na lang at tingnan mo kung ano ang nangyayari. Natuklasan na ni Marvin ang pagkakaroon ng camera na iyon, ngunit wala siyang pakialam sa oras na iyon. Ngayon ito ang paraan ni Marvin para makalayo. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Oo, may camera. Kaya sino ang gumawa nito? Nakikita mo ba ito sa pamamagitan ng pagtalikod sa camera? Habang ang lahat ay nalilito, si Marvin ay nagmamadaling lumabas. Ngayon siya ay puno ng tanging Joanna. Kung tatawagan ni Joanna ang kanyang sarili at nalaman na naka-off ang kanyang mobile phone, kung gaano ka nalilito si Joanna. Si Marvin ay patuloy na nagdarasal sa oras na ito, nagdarasal na hindi pa tapos si Joanna sa pagbisita sa dance room. Habang walang tigil niyang pinaandar ang makina, inihinto niya ang isang kotse mula sa kalsada at dumiretso sa paaralan. Ngunit sa panig ni Joanna, may nangyaring hindi inaasahan. Dinala ni Sheila si Joanna nang direkta sa dance room. Sa oras na ito, tinitingnan ang iba't ibang dekorasyon sa dance room. Ang malawak na dance practice hall, ang malinis at maliwanag na salamin, at lahat ng uri ng kagamitan sa pagsasanay sa sayaw, hindi matigil ang pagkinang ng mga mata mo Joanna. Nakita ni Sheila ang hitsura ni Joanna at nakangiting sinabi, "How's it going? Hindi naman masama ang dance studio ko, gusto mo bang subukan? May mga disposable training na damit at sapatos sa dressing room dito. You can come and test them, and then I can have a basic test for you." Mabuti. Tuwang-tuwang tumango si Joanna. Pagkatapos ay pumunta sa dressing room. Nagpalit ng damit. Nagsuot ng sapatos at damit na pang training na inihanda sa dance room. At nakita ni Sheila na nagpalit si Yumanrong ng kanyang damit. Hindi napigilan ang kanyang mga mata ang pagkinang, at sinabi kay Joanna, "Ang iyong figure ay talagang nakakainggit, walang kapantay na simetriya, at ikaw ay ipinanganak pa rin, hindi katulad ko, tumagal ng higit sa 10 taon upang maabot ang kasalukuyang sitwasyon." Matapos marinig ang mga salita ni Sheila, si Joanna ay talagang nahihiya at sinabi kay Sheila, "Sobrang inggit ako sa legs mo. Napakapayat." Inaliw ni Sheila si Joanna. "It's the result of practice. As long as you work hard, you can do it soon. Heto, magpapagupit ako, tapos magsisimula na tayong mag-basic chest training." Direktang itinali ni Sheila ang buhok ni Joanna. Sa pagtingin sa dalaga sa salamin, hindi maiwasan ni Joanna ang isang bakas ng saya. Mukha talagang disente. Hindi ko alam kung pupurihin siya ni Marvin. Pagkatapos noon, dinala ni Sheila na gawin ang lahat ng uri ng pagsasanay, at ang pagsasanay ay nagpahanga kay Sheila.
Sure enough, hindi siya nagkamali. Ang lalaking natagpuan niya ay napakahusay sa parehong talento at savvy, at siya ay isang natural na mananayaw. Sa pagtingin sa baywang ni Joanna, na maaaring yumukaw ng walang pagsasanay, kahit si Sheila ay hindi napigilan ang kanyang selos sa kanyang puso. Ito ay isang talento sa langit. Ngunit sa oras na ito, may narinig na tunog mula sa labas na sinundan ng ilang mga babae. Habang naglalakad sila, sinabi nila, "Hindi mahalaga. Basta sasabihin ko sa team leader, dapat kitang ipasok sa dance company namin. Paano ko sasabihin na ako rin ang deputy team leader? Sheila will give me this face." Halatang hindi malinaw ang nagsalita. May tao sa dance room, at hindi malinaw na nasa dance room din si Sheila, kaya walang alinlangan sa pagsasalita. Gayunpaman, nakasimangot si Sheila sa silid nang marinig niya ang mga salitang iyon. Sa oras na ito, si Amy, na nagsasalita, ay napahiya nang makitang nasa dance room si Sheila. Gayunpaman, naiintindihan din niya na ang kanyang mga salita ay nasabi na. Kahit ngayon, walang kabuluhan ang pagtanggi sa kanila. Nabasag lang niya ang garapon at sinabi kay Sheila. "Oh, Sheila, bakit ka nandito? Di ba sabi mo lalabas ka para mag-recruit? Yan ba yung bagong babe na dinala mo?" Tumingin si Amy kay Joanna at ngumiti din si Joanna. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay malinaw na mga nauna sa kanya. Dapat tayong makisama sa kanila araw at gabi sa hinaharap. Nang makita ito, hinaila ni Amy si Karen papunta kay Joanna at sinabi kay Sheila. "Nakita mo, mayroon akong isang magandang para sa iyo. Ngayon ay magkakaroon ng dalawang bagong tao sa ating regiment." Narinig ito ni Karen, kumpiyansa ring nagpakita ng isang ngiti. Gayunpaman, tiningnan ni Sheila si Karen at sinabi kay Karen. "Okay lang na sumali sa liga, pero kailangan ko munang makita ang iyong basic quality at basic skills." Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Amy. Sinabi niya kay Sheila, "Hindi na kailangan. Nasubukan ko na ito dati. Dapat ay kwalipikado siya." Narinig ni Sheila sa mga oras na ito ang mga ganoong salita, ngunit tumingin ang diretso kay Amy, sinabi kay Amy. "Hindi mahalaga kung maganda ang kanyang pisikal na kalidad, hindi siya natatakot na ipakita ito ng maraming beses, tama." Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Amy, ngunit walang dahilan para tumanggi, kaya kinailangan niyang sabihin kay Karen. "Bueno, dahil gusto ng pinuno ng pangkat na makita kang magpakita, maaari mong ipakita ito." Sinabi ni Karen kay Sheila. "Chief, I'm sure kaya ko to. Nag-practice na ako ng sayaw dati, and I have some dancing skills, so I know this very well." Walang sinabi si Sheila, gumawa lang siya ng kilos, hinayaan si Karen na mabilis na magpakita. Pagkatapos ay nag-warm up lang si Karen at nagsimulang magtanghal, to tell you the truth, sumayaw talaga si Karen. Ang sayaw ng peacock na ito ay talagang disente. Sa simula, walang ekspresyon si Sheila sa kanyang mukha, ngunit nang tingnan niya ito, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Nang tumalon si Karen sa dulo, direktang sinabi niya, "Tumigil ka, masakit ba ang paa mo?" Matapos marinig ito, medyo natarante si Karen. Tumingin siya kay Amy sa isang tabi, at sinabi ni Amy kay Sheila, "Commander, si Karen ay nasugatan, ngunit ngayong gumaling na siya, hindi ito dapat maapektuhan." "Walang epekto." Tumingin ang diretso si Sheila kay Amy at sinabi sa kanya, "Amy, matandang miyembro ka rin ng isang dance company. Hindi mo ba nakikita kung ano ang mali sa kanyang mga binti?" Sa mga salitang ito, dumiretso si Sheila kay Karen at sinabi kay Karen, "Itaas mo ang iyong mga paa." Pagkatapos ay direktang itinaas ni Karen ang kanyang binti, at marahang kinurot ni Sheila ang isang posisyon sa binti ni Karen. Agad na langhap ni Karen ang malamig na hangin sa sakit. Ibinaba ni Sheila ang mga binti ni Kerr at marahang idiniin ang lugar na ito.
Gaman ang mukha ni Karen. Napaka-komportableng pinindot ni Sheila. Mabait ang mga mata ni Karen kapag tinitingnan niya si Sheila, ngunit pangit ang mukha ni Amy. Tumayo si Sheila at sinabi kay Amy. Tulad ng nakikita mo, sa kasalukuyang pisikal na fitness ni Carr, hindi tayo makakasabay sa high-intensity training sa ating regimen. Ngunit maaari nating hintayin na gumaling si Karen. Yan ba ang dapat sabihin ng Deputy Chief? Limitado lang ang oras natin. Malapit na tayo sa stage. Sabi mo, hintayin natin siya. Nang marinig ni Amy ang mga salita ni Sheila, umawang ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Nakita ni Sheila ang mukha ni Amy at direktang sinabi sa kanya, "I've decided on the final choice. If you want to keep her here, it's not impossible. Let her be the backup." Nang marinig ito ni Karen, nag-atubili siya, ngunit mas masama ang mukha ni Amy. Pagkatapos ng lahat, ipinangako niya kay Karen na hanggat siya ay nagpakita, magagawa niyang panatilihin si Karen. Ngayon si Karen ay nanatili, ngunit ito ay naging isang kapalit. Saan napupunta ang mukha ni Amy? Ngunit ngayon ay hindi na niya makausap ng direkta si Sheila dahil sa problemang ito, kaya tiningnan niya si Joanna na nakatayo sa isang tabi at sinabi kay Sheila, "Yan ang babaeng hinahanap mo." Tumango si Sheila, "Oo, bagamat hindi pa nagpraktes ng sayaw si Joanna, ang kanyang pisikal na kalidad at talino ay lahat ay napakahusay. Basta't ito ay isang simpleng pagsasanay, hindi bababa sa hindi ito magiging isang maikling board sa aming koponan." Nang marinig niya ang mga salita ni Sheila, agad na sinabi ni Amy kay Sheila na parang may naintindihan siyang kapintasan. "Makatwiran para sa iyo na makahanap ng isang taong hindi kailanman natutong sumayaw upang sumali sa amin. It's not up to me. Let's look at the actual action. I'm just planning to let you Joanna replace us as the last member of the league. Hindi pa sure. Since substitute si Karen, may chance siya. Depende kung sino sa kanila ang mas magaling. I don't think she can even accept this challenge." Sa oras na ito, tumingin si Sheila kay Amy at direktang sinabi. Nang marinig ito ni Amy, ang kanyang mukha ay medyo pangit, ngunit walang magandang paraan. Matalim lang ang tingin niya kay Joanna, pero tanging pangako lang niya. "Well, tingnan natin kung sino ang may magandang kalidad at mataas ang kakayahan." Pagkasabi nito, kinuha ni Amy si Karen at direktang umalis sa dance room. Nang makitang umalis si Amy, sinabi ni Sheila kay Joanna, "Well, satisfied ka ba sa environment dito?" "Nasiyahan." Tuwang-tuwang sabi ni Joanna. Tuwang-tuwa si Sheila nang makita niya ang hitsura ni Joanna. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya kay Joanna, "Bukas, dito ka na mag-training." Ngunit bago matapos si Sheila, narinig niya ang pagtunog ng mobile phone ni Sheila. Tiningnan ni Sheila ang numero sa itaas at sinabi kay Joanna, "Okay, you can go back. I have something to do now. Can you ask your boyfriend to pick you?" "Well, if you have something to do, I can do it myself." I can take a taxi back." Nakangiting sumagot si Joanna, habang si Sheila ay nagpakita ng isang mapagpaumanhin na ngiti kay Joanna, at pagkatapos ay diretsyong lumabas. Tiningnan ni Joanna ang figure ni Ahela at umalis. Tumatawa siya. Ang smooth ngayon. Pagkatapos ay dumiretso si Joanna sa dressing room at nagpalit ng damit. Pero nang magpalit na siya ng damit, gusto na lang niyang umalis, pero may nakita siyang ibang tao sa dance room. "Ito ay isang magandang babae na hindi ko nakita ngayon." Kinamusta siya ni Joanna. "Hi, hello. My name is Joanna. Ako ang bagong kapalit." Ngunit ang magandang babaeng ito ay tumingin kay Joanna, ngunit walang ekspresyon. Nagpraktis pa rin siya ng sarili niyang sayaw. Nakita ni Joanna ang hitsura ng dilag, ngunit medyo nahihiya,
sinabing istorbohin, at pagkatapos ay binalak na umalis ng diretso. Gayunpaman, sa oras na ito, narinig ni Joanna ang isang boses sa kanyang likuran. Kung ako sa iyo, hindi ako aalis sa pinto na iyon ngayon, ngunit maghanap muna ng mapagtatagwan. Nang marinig ito ni Joanna, nagulat siya, ngunit hindi niya naintindihan ang sinabi ng dilag. Bigla niyang nakita ang pinto na bumukas mula sa labas. Si Karen at Amy, na Collis lang, ay bumalik. Oh, pupunta ba ito? Nakangiting nakatingin si Amy sa kay Joanna at may sinabing hindi maganda. Nararamdaman ni Joanna ang kanilang masamang hangarin at sinabi sa kanila, Oh, aalis na ako. Sinabi sa akin ni Commander na bumalik na ako. Huwag kang masyadong mag-alala. Siya nga pala, hindi pa sinasabi sa iyo ng pinuno ng regiment kung ano ang mga miyembro ng ating regiment. Halika, magpapakilala ako sa iyo. Ang bawat miyembro ng ating regiment ay nakasabit sa dingding. Halika at tingnan mo. Sa mga salitang ito, hinawakan ka ni Amy si Joanna at direktang hinayla sa isang pader. Gayunpaman, nalaman mong Joanna na may ilang mga larawan ng kababaihan sa dingding na mga miyembro ng kumpanya ng sayaw. Itinuro ni Amy ang larawan sa dingding at sinabi kay Joanna, May 7 miyembro sa ating regiment. Si Sheila ang pinuno ng regiment at ako ang deputy head ng regiment. Originally, nakahanap na kami ng ibang teammate pero nag-solo ang taong iyon. Kaya naman hinahanap namin. Para sa mga bagong miyembro mula sa labas. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Well, salamat sa promotion mo. Nag-alinlangan si Joanna na sabihin, sa totoo lang, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay, kaya hindi niya alam kung paano ito haharapin. Nang marinig ni Karen at Amy ang mga salita ni Joanna, agad silang tumawa at sinabi sa kay Joanna, Tama ka, ngunit bilang isang susunod na miyembro, dapat kang magkaroon ng kaunting paggalang sa mga bagong miyembro. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Tumanggo si Joanna, ngunit biglang sinabi ni Amy kay Joanna, Well, anong ginagawa mo sa bahay? Well, ang pamilya ko ay nasa kabukiran. Ang aking ama ay namatay. Ang aking ina ay nagtatanim ng ilang mga produkto ng bundok sa bahay. Tara, hindi ka mukhang mayaman. Kung ganoon, buhusan mo ako ng isang basong tubig. Konting respeto naman sa matanda. Sa oras na ito, isang bakas ng pagbibiro ang sumilay sa mga mata ni Amy at sinabi kay Joanna. Ngunit si Joanna ay tapat na tumalikod upang buhusan ng tubig si Amy. Tama si Amy. Sila talaga ang mga matatanda at vice commander. Tiyak na magkakasama sila sa hinaharap. Ngayon hindi imposible na bigyan siya ng kaunting paggalang. Kaya kinuha ni Joanna ang isang baso ng tubig ng direkta mula sa dispenser ng tubig sa isang tabi at iniabot ito kay Amy. Ngunit pagkatapos tingnan ni Amy, itinapon niya ang baso ng tubig sa mukha ni Joanna, na ikinatakot niya. Sinabi ni Amy kay Joanna, gusto mo bang i-freeze ako hanggang mamatay sa isang baso ng malamig na tubig? Hindi mo ba alam na kaming mga babae ay hindi nakakainom ng tubig na yelo? Hindi nakaiwas si Joanna kaya't natanong na lamang niya ang baso ng tubig na tumalsik sa kanyang mukha. Biglang natatakpan ng mantsa ng tubig ang mukha ni Joanna at basa ang damit. Sa pagkakataong ito, naunawaan din ni Joanna ang kahulugan ni Karen at Amy. Walang sabi-sabi, tumalikod na siya at gusto nang umalis. Ngunit hindi kapapakawalan ni na Karen at Amy ng ganoon kadali. Tuwang-tuwa si Karen kaya hinawakan kanya sa braso ni Joanna at sinampal sa mukha si Joanna. Paki-like and subscribe naman. Salamat sa mga sumusubaybay.